Ako po ay naniniwala na wala pong kasing katulad pagdating sa mga sakuna o sa mga aksidente ang katulad ng sa Titanic. At ito pong araw na ito, Abril 14, 2023. Ngayon po ang ika-111th anniversary ng paglubog ng pinaka-popular na barko sa kasaysayan ng mundo, ang RMS Titanic. Ano-ano po ba ang mga bagay na dapat nating alalahanin pa, maliban doon sa katotohanan, syempre lumubog po ito, at maliban na rin doon sa katotohanan na naging blockbuster ang pelikula nila Kate Winslet at ni Leonardo DiCaprio way back 1998. Okay, that was 25 years ago then. Maliban doon, ano po yung mga nakita natin dito? Unang-una, may kasamang pagmamataas sa mga tao. Huwag na po tayo magpangalan, pero yung isa po, I believe doon sa mga nagdisenyo po nitong barkong ito. When once interviewed by an interviewer, bago ito pumalaot, actually, may binitawan siyang salita na, totoo po ba that this sink is unsinkable? Then, sabay-sabi, even God himself, even the Lord himself cannot sink that ship. Wow! Yun po ang una ko nakita po dito. Pagmamataas ng mga tao. Okay, another thing na pwede natin makita rito. Pangarap. Punong-puno ng pangarap ang mga tao. Busy ang mga tao. To the point na nakakalimutan nila yung pinaka-importante na dapat nilang matutunan o makilala. Si Jesus. I believe marami po dito sa barkong ito ay may mga reliyon, pero I don't think na karamihan sa kanila ay may personal na relasyon kay Jesus. Kung isinama lang nila sana si Jesus, especially yung mga tawag dito, yung mga may kinalaman sa pagpapatakbo ng barkong yan, ibig ko sabihin yung mga high officials ng barkong yan, kung nakakakilala kay Jesus at si Jesus ang kanilang ibinandera kesa doon sa kanilang ipinagmamalaki na man-made pinakamalaking ship sa mundo, kung isinama nila ang Panginoong Jesus sa paglalayag niyan, di sana na iba po ang history. I believe in that, sapagkat lahat ng bagay na outside kay Jesus, wala kang makikita magandang resulta. Seemingly, parang magiging ito ay parang maganda sa umpisa. But paglaon, makikita mo parang walang kinauuwian ng lahat. Ito po naman ay isang observation video lang po. Dahil lahat naman tayo may karapatang sabihin ang dapat sabihin. Hindi po ba? Kaya ito po naman ay isang bagay na naobserbahan ko po. Tungkol nga po dito sa RMS Titanic na 111 years ago po, ito po ay lumubog. Lumubog dahil, sabi nung iba, may sunog daw sa ilalim. Sabi nung iba, bumangga sa iceberg. Yan po ang talagang pinakasasabi nila. Pero kasi sabi po naman nila, maski bumangga ito sa iceberg, dahil may pagkakagawa po dito na yung mga tubig sa ilalim, may pwede naman po maipon para i-hold yung barko na hindi ito lumubog. Pero despite of that, lumubog pa rin po ito. Kasi may sunog daw po. Whatever the reason is, ako tinitignan ko po on a spiritual matter, on a spiritual side. Hindi nila kinilala na si Jesus ang hari sa Titanic. Ang mga tao sa Belfast, bago ito pumalaot, naaalala ko po sa isang documentary, super excited ang mga tao doon sapagkat doon po mula doon ginawa yung barkong ito. So tinignan nila ito na parang ito na yung pinaka, wow, ito na yung pinaka fulfillment ng kanya ng mga buhay. Ito na. Parang ito na yung pinaka excitement sa kanila. Hindi po. Pag tumingin ka sa mga bagay na lumilipas, pag tumingin ka sa mga bagay na gawa ng kamay ng tao, ito po ay
Hindi mo pwedeng sabihin makakapagbigay siya ng satisfaction. At saka another nakita ko po rito ay kasakiman. Kasi balita ko po, ito ay pina-extend ng pina-extend nung may-ari para makapag okupa pa ng mas maraming mga passengers. Gayong konti lang po ang lifeboats na allowed. Ayun po. So, nangyari po ang unexpected. Noong April 14, 1912, around, kung hindi ako nagkakamali, 11:40 ng gabi, they hit an iceberg. And the rest was history. Ayun po, nakakalungkot. Malungkot po kasi another thing na pwede natin makita rito is death is sure. Physical death is sure. Kahit sa gitna ng iyong kaabalahan, kahit sa gitna ng iyong mga pinaggagawa sa buhay, mga focus mo sa buhay, mga pangarap mo sa buhay, sa gitna ng yan, pwede kang makat ng ganun-ganun lang. Death is sure. Kaya sabi po ng Book of Hebrews, death is sure. That's why after that, the judgment. Ibig sabihin ng judgment doon, kung saan ka mag-i-spend ng iyong eternity. With Jesus as your personal Lord and Savior sa heaven, but without Jesus in hell. Yan po nakalagay sa Bible. Sa Bible lang po tayo. Ano pa? Ano pa nakita natin dito? Kwentuhan lang naman po itong video ito eh. Ito po naman ay... Yeah. Okay, death is sure. Tapos nakita po natin dito na everything is vanity. Everything is walang kabuluhan. A big realization doon sa mga naiwan, or should I say doon sa mga survivors, that was a big realization to them. Kaya marami pong Titanic survivors, isa na rito si Miss Eva Hart, na nagsasabi na talagang na-trauma siya for the rest of her life. Anong realization dito? Nakita nila yung barko, ha? Na lumubog, tapos nahati pa. Nahati pa ito. Wow. Kalain niyan? Walang kalaban-laban ang nilalang. Walang nilaban-laban ang anumang gawa ng kamay ng tao. Pero huwag niyo pong sasabihin na si Jesus ang nagpalubog ng Titanic. Hindi po siya. Jesus is a Savior. He wants everyone to be saved. And on that boat, I hope, anong alam nilang lulubog nito, I hope marami pong tumanggap kay Jesus. I hope maraming iniwan ang rehilyo nila doon at nag-focus na lang po kay Jesus Christ. Kasi nakakapangilabot po talaga. Madilim na madilim. Wow. Tapos, yung mga pinapakita po sa TV, yung kay James Cameron daw, nakabukas pa rin yung ibang mga ilaw. Pero ang totoong sa Titanic lang po, ilang ilaw na lang daw yung nakabukas. Imagine ninyo, nandun ka sa isang lugar na gano'n, konti na lang yung nakabukas, tapos palubog na yung barko. Parang nababalot ng dilim. Parang kademonyohan yung paligid, no? Parang yung presence ng evil is everywhere during that time. And then, lumubog na. Meron po dito sa YouTube, nakalagay yung real time ng paglubog. Panoorin niyo po, ang ganda. Hindi maganda yung nangyari, pero at least yung pagkagawa nila, okay po yung pagkagawa nila para maipakita po sa atin kung ano po yung mga nangyari noong taong 1912, which is ngayon nga po ay 111 years na. So, yan lang po ang gusto natin sabihin. Alalahanin din po natin yung mga nangyari ngayon kasi ito po ay part na po ng history. At saka sabi ko nga po sa inyo, sa totoo lang po, wala pong kasing sensational na news katulad ng Titanic. Sobra ang epekto. Marami akong kilalang millennial o mas bata pa sa millennial, very interested sa Titanic. Marami nagiging interesado, including myself. Parang isa po yung sa pinapanood ko lagi sa mga documentaries sa YouTube. Ayan po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. Pero habang pinapanood ko, sabi ko, ganun lang itong mga pumanaw na ito. I hope marami nag-receive kay Jesus kasi ito po yung panahon na makikita mong everything is worthless. Walang kwentang kayamanan. Isa pang gusto ko sabihin na point, walang kwentang kayamanan o ang bilyonis mo pag nandoon ka na. Di ba? Wala na. Makikita mo yan. Alam mo ang pinaka-important. Ang pinaka-important is lahat,
huwag mong kukutsain si Jesus. Huwag mo siyang hahamunin. Di ba? Yung pangalan niya, huwag mong basta-basta gagamitin sa konsensya. So, yun lang po ang gusto ko pong sabihin. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, I hope mag-subscribe na po kayo. Click the notification bell. Share this video, lalo na po ngayon po yung araw ng anniversary ng Titanic. Thank you po muli. Jesus truly, Jesus wonderfully, truly loves us all.